sa pagtaas ng pamasahe ng ating LRT 1 pati na LRT 2. Again, ano po ang dahilan ng pagtaas? Bali po, base sa petisyon na sinumite ng Light Rail Manila Corporation or LRMC, ito ang kumpanyang nangasiwa ng operasyon at maintenance ng LRT Line 1. Sila ay may karapatang humingi ng taas pasahe alinsunod sa kanilang concession agreement. Nakasaad sa concession agreement na ito na maaaring magsampa ng fare adjustment ang LRMC kada dalawang taon kung ang gagamitin ay periodic increase or kada apat na taon kung inflation rebasing naman ang magiging basehan ng kalkulasyon ng level ng pagtaas ng pamasahe. Ngayon, base sa evaluation ng Railway Regulatory Unit, na patunayang nagkaroon naman ng mga improvements sa pagpapatakbo ng LRT 1 and LRT 2 tulad na ng mga pagdagdag ng mga tumatakbong tren, pagpapabilis ng biyahe, pag-usad ng construction ng LRT 1 Cavite Extension. Meron din na mga inayos at pinaganda ng LRMC at LRTA ang mga station facilities at ang mga conveyances na gaya ng escalators at elevators. Lahat po ito ay gumagana na. Isinaayos din nila ang mga comfort rooms at nagdagdag din ng mga security equipment. Mm-hmm. Ngayon, isang critical na konsiderasyon no, sa pag-aproba ng fare adjustment ay ang pagtaas ng halaga ng pagpapatakbo ng mga linya ng ating tren sa nakaraang walong taon. Bunsod ng pagtaas ng singil sa kuryente at tubig, pagtaas ng halaga ng importasyon ng mga equipment at spare parts at pagtaas din ng sahod ng mga railway personnel. So sa katunayan, ang aktual na halaga ng isang train ride no, end-to-end para sa LRT Line 2 o mula Recto hanggang Antipolo ay nasa 178 pesos kada pasahero, kada sakay. No? Ngayon kung sa existing fare ngayon, which is 30 pesos, ang binabayaran ng bawat pasahero, 148 pesos ang sinasubsidize ng gobyerno. So kung matutuloy ang implementasyon ng fare adjustment or fare increase, kung saan mula sa 30 ito ay magiging 35 pesos end-to-end, ay magiging 143 pesos ang isa-subsidize ng gobyerno or 80% is still being subsidized.